po. Annalyn! Annalyn! Lo! Ano balita sa nanay mo? Wala pa nga po, hindi ko po makontak eh. Tatawagan ko po yung hotel, baka bumalik po siya doon. Sige. Ako tatawagan ko yung coordinator para sigurado tayo, ha? Saglit, saglit lang po, ha? Aalis ako, ate. May importante akong pupuntahan. Pa, wala kayang kinalaman si Obeng sa pagkawala ni Lynette? Oh, ano pa ba namang magagawa ni Obeng ngayon? Ngayon ang oras na wala pa eh. Annalyn! La! Apo! Lala! Bakit? Bakit hindi pa nag-uumpisa? Nasaan si Lynette? Nga po alam, hindi ko po makontak eh. Ha? Annalyn! Dok! Nakontak mo na ba nanay mo? Dok, sorry po pero hindi ko po siya makontak eh. Hindi po sumasagot. Pare, kinabahan ka, no? Oo, pare. Halika na, pumasok na tayo. O, tara. Andiyan na si Lynette. Ay, ano pa hinihintay niyo? Bilisan na natin, pumasok na tayo sa loob. Halika na, para makapag-umpisa na tayo dyan. Start na, start. Halika na si Lynette, halika na. Takban niyo ako? Hindi ba tatakban niyo ako? Kayo po ba si Dr. Tanyan? Oo, ako nga. Staff po ako sa Hidden Sunrest Hotel. May nagpapabigay lang po nito sa inyo, si Ma'am Lynette po. Thank you. Welcome, sir. RJ, sorry pero hindi kita masisipot. Pinili ko si Carlos dahil ayoko siyang saktan. Inaamin ko may bahagi ng puso ko na nagsasabing mahal pa rin kita. Pero sa tingin ko, hindi sapat ang pagmamahal na yun para sumama ako sa'yo. Nung mga panahong wala ka, nangungulila ako sa pagmamahal mo. Si Carlos ang sumalo sa akin. Iniligtas niya ako sa sitwasyon na matagal akong nakakulong. Pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na nararapat sa akin. Minahal niya ako sa paraang alam niya. Na-realize na pwede pala akong mahalin, na may tao pala na magpupuno ng lahat ng kulang sa akin. At si Carlos yun. At sa mga panahong yun,
natutunan ko na rin mahalan si Carlos. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko siya kayang saktan. Baka kailangan tanggapin na natin na hindi tayo para sa isa't isa, RJ. Dahil buo ang loob ko, kahit hindi pa buo ang puso ko, na kay Carlos ko ibibigay ang puso ko. Sinusuklian ko ang pagmamahal niya sa akin, kaya itutuloy ko ang kasal sa kanya. I'm sorry, RJ. I'm really sorry. Sa akin ay nagbigay ka.